Ayun, what's up mga kalumutes? Yan, it's Sunday na naman and it's birthday! So ngayon, mga kalumutes, samahan nyo kami ngayon at meron tayong papasyalan na isang kaibigan natin na mag-iibon dito lang sa malapit. So, kilala nyo na itong mag-iibon na to pero hindi po nyo pa nalalaman ang background nito. Kaya samahan nyo kami ngayon at para malaman natin ang mga sikreto at tinatago ng mag-iibon na to. Pero syempre, bago yan, magsi-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin walang sawang sumusuporta sa ating channel. So yun, shoutout po kay Jobs Navarro, yan, from Binyan, Laguna. Shoutout po, maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta sa ating channel. Siyempre, nandiyan din ang iba pa natin mga kaibigan from Bulacan, si EBV Aviary, si Sir Nash Aviary, siyempre, nandiyan. At sino pa? Si Second Mini Aviary, shoutout po. Kay GJY Mini Aviary, magandang hapon po. Kay Albert Rogado, siyempre kay paring Apir, kay Bakiko Gibara. At kay Skyler Machu, YouTube channel, yan. Kay Sir Kenneth Brian Tirados, shoutout po. Kay Sir Wilbert Lee, ayun, meron siya sabi dito, pa-shout out na lang po, WL Aviary Santa Rosa Laguna. Ayan, shoutout po sa mga kaibigan natin, ang mga taga Santa Rosa Laguna. Kay Sir Nicolo Nosilo, yan, ang isang kaibigan din natin, taga Batangas naman to. Soon, sana magkaroon tayo ng time na maibisit natin si Sir. Kaya, see you soon, Sir Nicolo. Kay Jeffrey Cooper, yan. Kay Hubby Yaya Mini Aviary, yan, shoutout po sa iyo, Sir. Kay John Nald Cruz, yan, shoutout po. Kay Kuya James Marquez, yan, na isa to sa pinagsimula ng mga ibon natin noon, nung mag-uumpisa pa lang tayo, si Sir James Marquez. Nasa US na siya ngayon, nasa South Carolina. Kaya shoutout po sa iyo, Sir James. Mag-ingat po kayo dyan, ang family nyo po. Maraming salamat po. So yun, ito lang muna guys ang ating shoutout ngayong araw na to. Sa mga susunod na po yung iba. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon at bago lang sa ating channel, pakipindot mo na po ang ating subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. So paano guys, eto na ang pinakakaabangan ninyong aviary visit serie. Yan, bagong-bago to. So tara, samahan nyo kami. And out! Ayun! What's up mga kalumutes? Yan, nandirito tayo ngayon sa Paranaque. At nandirito tayo sa ibunan ni Sir Basti ng God's Creation Mini Aviary. Wait a minute! Yan, magandang hapon po, Sir. So yan, Sir, baka pwede nyo naman po kaming ipasyal dito sa inyong ibunan. So yan, Sir Lumutes, ito po. Ito, dito sa labas ko kasi, dito yung mga pinaglalagyan ko ng mga naging painakay ko, sa mga pinipair ko ng mga ibon. So dito, yung mga yan, may mga possible split tail yan. Mga nando dito, tapos dito naman sa kabila yung mga excess nating ibon. Tapos dito pa sa mga ibang flights natin dito, ayan, mga opaline, mga lumis lang din talaga tayo eh. Kaya naiipon lang, naiipon. Dito rin yung mga pang-project natin, yung iba dito, possible done, tsaka possible split na opaline, na ino. Tapos yung dito natin sa kabila na to, yan. Yung nakikita nyo po sa video na yan ay mga ano po yan, mga possible dan din. So meron din tayo dito mga parakits, yan, mga painakay na natin to, itong mga parakits na to. Yan, mga naging painakay na natin yan. So ang sikreto natin dyan, kasi dito itong mga parakit na nandirito, mga nadagit lang natin yan kasi meron tayong nakaraang video, di ba, regarding sa bird trap. Ito isa tong mga parakit na to sa nahuli natin, ang dami na at nabibreed na rin natin ngayon.
Yan, tapos syempre, isa sa mga paborito ko na nandirito, yan, yung mga materials ko ng possible split ino, possible split o pa rin. Mga possible lang yan, pero siguradong kumakarga yung mga ino niyan. Yan, so mga pang future breeder ko itong mga to. Kasi dito ko gusto mag-focus sa mga Lutino o PA project. As meron din pa tayo dito ang isang flight pa din na mga pinapahinga ko ng mga ibon din, mga breeder, mga opa pail, yan, nandito lang yan. Tapos syempre, dito naman, makikita nyo dito, yan, mga luma na yung cage natin kasi mga sinaunang panahon pa to. Ito yung mga collection birds ko. Yan yung mga Alps 1, isa yan, isa sa mga paborito natin yan, syempre. Yan, mga collection birds ko yan. Tapos dito naman sa baba niya, yung mga opaline tail palo. Yan, may mga visual tayo dyan na opaline, para blue opa pail, tapos green opa pail. Tapos dito sa baba niyan, meron pa rin mga Alps 1 pa rin. Yan, isa kasi yan dyan sa mga paborito natin. Tapos yun sir, dito po tayo sa loob. Yan, tuloy po kayo sa ating humble na aviary. Yan. So dito po yung, ano, yung breeding area natin. Yan, dito po mga siguro more or less ang mga breeders natin is nasa almost 50 to 60 pairs na meron tayo ngayon dito sa God's Creation Mini Aviary. Tayshon sir, meron ka bang mga discard dito sa pagpapatuka, may mga vitamins ka ba na ginagamit? Wala naman. Wala naman tayong masyadong diskarte dito sa ibon na natin. Natural lang naman. Natural lang na pakain araw-araw. Palit ng tubig, araw-araw din. So, yung paglilinis medyo weekly lang kasi nga may day job tayo. So, ang pinapatuka ko dito sa mga ibon ko, kung may inakay man or sa breeding or nasa flight, same lang. Canary mix lang po yung pinapakain natin. Sa vitamins naman, Formula X. Yan, Formula X lang yung ginagamit natin na vitamins. Probiotic na Formula X. Tapos meron tayo ditong sikretong ginagamit natin. Yan, yung malunggay powder. Yan, malunggay powder po yan. Homemade. Ako lang po gumagawa nito. Tapos meron tong halong chili powder, tsaka paminta na powder din. Yun, kasi nga, sabi nga, di ba, pampa-heat ng mga ibon. So, alternate ko siya, parang twice a week kung ginagamit yung malunggay powder na to. Tapos, 3 times a week naman yung Formula X. Tapos, yung natitirang 2 araw, water lang. Pero alternate yon, hindi dire-diretso, alternate. So, dito kasi sa mga breeder natin, no, mostly, hindi ako nagpo-poster . So, kahit ano man yung karga ng mga ibon natin, yung hinahayaan ko lang yung mga magulang nila na magpisa. Kasi, mas gusto ko yung natural talaga para hindi na po-puwersa yung mga breeders natin. Then, nagpo-poster lang ako pag emergency na masyadong malayo yung anak sa mga nauna na kapatid. Kung meron siyang kasabay, doon lang nagkakaroon ako ng pagkakataon na mailipat yung mga inakay. So dito, no, meron tayo ditong Project Opaline Pale Palo Dilute. Galing to kay JJ De La Cruz. Ayan, so malapit na itong mag-egg . Ayan, so yan yun. Tapos dito naman, meron tayo ditong project naman na opaline dilute naman. Painakay ko lang to. Ngayon, nagagamit ko na sila sa breeding. Medyo mahihain. Ayan. Ayan yung painakay ko to dati sa mga ibon ko. Ngayon, nagagamit ko na rin sila sa breeding. Galing din yung magulang nito kay parang JJ De La Cruz. Tapos the rest, mga lumits na lang naman talaga. Mga opa lang, mga split opa. Tapos dito, meron tayo ditong Crimino, tsaka Green Fisher, possible split sa ino. Ayan, may inakay ngayon to .
So, isa lang, first timer naman kasi to. Yan, may isa tong inakay, so hindi yung nag-red eye. Hindi siya nag-red eye, pero okay lang, first pa inakay pa lang naman eh. Yan. So, yung iba natin mga breeders dito, mga karaniwan, Project Lutino o Palena rin. Tapos dito, meron tayo ditong hindi inaasahan na pair. Pero kasi, alam ko, possible split ino tong dalawang to. Isang parblue, pastel parblue, possible split ino. At saka green new wing, possible split ino. So, may dalawa siya. Actually, tatlo tong inakay na to. I-out ko na yung isa. So, ito, parang disino na to. Ito, hindi ko sure kung magpa-pastel ba siya or mag-yellow bulls. Yan, pero at least maganda yung naging result nung painakay natin. Yan. Tapos yan yung dito, yung iba pa natin, mga project pa rin eh. Hindi pa natin napapatunayan yung karga. Pero mga linyado ko to lahat. Mga possible split ino din. So, pinaproject ko pa. So, nandito kasi sa taas, may mga inakay pa rin eh. Tsaka may itlog yung iba. Nandito yung ano natin, green opaline pale palo ng R&R Aviary. Tapos yung lalaki. Na green opa split ino, galing naman kay paring Apir, yan. Tapos dito naman ano, meron tayo ditong painakay ng galing ito sa ano eh, possible split ino, possible split opa. Eh, tinry kong i-poster kasi gusto ko talagang mapatunayan agad yung karga kung totoo. Kung ako, actually, totoo kasi yung karga. Gusto lang mapatunayan kung kakarga yung ino. So, ito ngayon, meron akong dalawang inakay dito na red eye. So, surable na ako dun sa parisan ko ngayon na kumarga yung ino. Pero, nagkaroon na ng anak yun sa una eh, ng opa. So, hihintay na lang natin mag-lutino pala yung itong mga to. Dito, meron pa tayo dito iba na project. Lutino pala yun din. Dito, project pale-paded naman to na opa. Visual pale-paded yung nanay, ayan. Ay, yung asawa, yung babae. Split pale-paded naman yung lalaki. Actually, nag-line breeding ako ngayon sa kanilang dalawa kasi mag-nanay yan. So, yan yung babae is split tail pay, visual na pale pay din, tapos yung anak niya DNA male yan eh, kaya inline breeding ko sila, binalik ko sa nanay para makapag so dito project opaline din to, lutino opaline. So may dalawa tong inakay eh, walang nag visual ngayon na ano na lutino, pero okay lang, first clutch pa lang naman to eh. Kaya project pa rin, subukan pa rin natin. Kasi ibang parisa naman natin dito kay ENJC. ENJC line, split dan, yan split dan yung lalaki, tapos possible split dan naman yung parblue opaline. Parblue opaline new wing hens na possible split dan, tapos yung lalaki parblue split opa split dan. Yan split tsaka yung parisa natin. Tapos ano pa ba? Pasensya na kayo, wala tayong masyadong maipapakita dito. Gawa ng pang low meats lang talaga tayo. Dito no, meron pa tayo dito mga ibang mga parisan din, mga ano, ito project dan din to, may nandito dito project o papel naman dito, back to back post dan dito, yung back to back impossible dan. So yun lang naman karaniwan na mga ibon natin. So yun mga kalumutes, yan na itour na namin kayo sa ibon na ni Sir Basti. Mamaya i-check nyo po ang mga video natin kung anong may mga makikita kayong mga ibon. At kung meron kayong mga magustuhan, ilalagay natin ang link ng Facebook ni Sir sa video na to.
Para kung meron kayong mga magustuhan, maibigan, na mga ibon na meron siya dito, ay direct niya siyang maime-message. So, yun. So, mga kaibon, mga kalumutes, kita-kita tayo mamaya sa Usapang Ibon Serye. And out! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. Yon, what's up mga kalumutes? Yan, nandito na tayo ngayon sa ating Usapang Ibon Serye. Pero maraming salamat po, Sir Basti, at kami ay inyong napagbigyan na makabisita sa inyong humble na aviary. So, lagi naman pong katanungan dito sa atin sa Lumis TV kung, yun sir, ganong katagal na po ba kayong nag-iibon? So, yun po, no, since 2011, doon ako nag-start talaga ng pag-aalaga ng ibon. Pero, hobby lang talaga siya, alaga lang. Wala pa ako sa breeding nung panahon na yon. So, siguro, right after 2011, mga late ng 2011 bago mag-2012 yon, doon na ako nag-start na mag-alaga, na, yung mag-breed na talaga. Pero noon talaga kasi alaga-alaga lang. So yun, medyo matagal na rin talaga, sir, no? Talagang inabutan yung malulupit ang ano at mga computer talaga, no? Happy, happy. Talaga namang simula talaga sa... Utsa naman eh! Utsa naman eh! Talagang nung mga malulupitang mga lumits pa lang talaga, wala pa yung mga matitintiyang ibon. Ay, nag-aalaga na po kayo, no? Tapos yung sir, may kakaiba po bang istorya kung paano kayo napasok sa pag-aalaga ng ibon? Yan, baka merong kakaiba. So yun, no, ang the story behind ng God's Creation Mini Aviary. Noon kasi wala pa akong maisip na pangalan talaga sa pangalan ng ibonan ko nung simula nung dumadami-dami na siya. So kasi parang ano, no, yung parang iba kasi sa pakiramdam yung every time na makakapagpapisa ka, makakapagpabuga ka ng inakay. Kasi that time, ilan-ilan pa lang yung breeder ko. So sabi ko, ba medyo dumadami na. Kaya parang sabi ko, what a very good God's creation it is. Kaya yun, simula nun,
Doon ko na ginamit yung pangalan ng God's Creation Mini Aviary sa ibunan ko. So, yung story naman kung paano tayo napasok sa pag-aalaga ng ibon. So, 2011, nung na-introduce sa akin yung ibon na yan, kay Kuya Mading yan, lagi ako halos araw-araw pumupunta dyan. Dyan lang yan, sa Kabieslan. Doon talaga ako nag-umpisa eh. So, pinapakita niya sa akin, hindi ko pa talaga maintindihan. Pero ang na-appreciate ko lang talaga noon eh kulay tsaka yung ganda. So Albswan yung pinag-umpisa natin. Kaya naman tayo napakuha ng ibon dahil nung maliit pa ang anak ko, si Juan Miguel yan. gusto ko siyang turuan ng maging responsible in sa pagpapatuka yun, to para maturuan ko siya in that way na maging responsible habang maliit pa lang siya. Pero yun na nga, ako na rin yung nagtuloy. So, doon na tayo nag-umpisang ma-addict. So yun, hanggang sa natatambayan na natin yung mga veterano dito sa Parañaque. Yan si Sir Boy Ramones, yan si Sir Tatlong Hari, yan mga natatambayan na nating ibunan yan. So yun, so may mga nakuha naman tayong ibon doon. Na mga lumits lang talaga noon, wala pa naman mga opaline, wala pa mga power blue eh. Kaya doon talaga tayo nagumpisa sa lumits. Tapos amal naman din ng mga lumits noon. Lalo na 'yung mga t-shirt, mga violet lalo. So ang kasikatan pa talaga ng ibon noon nung nag-i-start ako is 'yung mga Alps 1, 'yan, napakamahal naman talaga. So hindi hindi ko naman kailangan sumabay ng mga time na yan kasi talaga namang hobby lang talaga ako eh. Mag-alaga lang, mag-breed lang, masaya na ako doon hanggang sa naparami na natin. Tapos hindi talaga ako nagbebenta. Would you imagine 2007 lang ako nakapag-isip na magbenta ng ibon dahil gusto ko nang magkaroon ng power blue tsaka ng opaline. Kaya doon pa lang ako nag-start magbenta. So from 2011 to 2016, that was 6 years bago ko naisipang magbenta ng ibon. Kaya talagang pinarami ko muna talaga sila. Kaya nakita nyo naman hanggang ngayon dito sa ibon na natin, low meats pa din. At saka kahit papano medyo nagkakaroon na rin ng konting linyada sa ibon. Ano ka nasisira, ulo? Tasyon, eh sir, baka meron kayong mga gustong i-mention na mga naging mentor nyo or nag-gabay sa inyo kasi medyo matagal na po kayo nag-ibon, no? Parang mahirap pa makahanap or makakita ng mga makakausap sa larangan ng pag-ibon. Talaga kung gusto nyo pong mag-start sa breeding. So, it's your time, sir. Baka meron po kayong mga gustong i-mention or pasalamatan along the way na sa inyong journey sa pag-iibon. Doon sa mga mentor, no? Actually, marami akong pinagtatanungan noon na sa Facebook nung panahon na nakikilala na yung Facebook. Mga 2013 up. Yan, may mga napagtatanungan na tayo. Siyempre, pumapasok din tayo sa mga FB groups. Yan, so isa sa mga napagtatanungan natin noon, si Sadik, yan, si Sir Ron Libang, yan, si Papi Ron. Isa yan sa mga napagtatanungan natin lagi, si Bot 22, yan, isa sa mga napagtatanungan. Yung iba kasi, mga nawala na sa larangan ng pag-iibon eh, na mga napagtatanungan natin. Pero yan, yung dalawa na yan, yun yung mga kinukulit ko noon kapag nagpapa-ibi ako ng ibon, yan. Tapos syempre, yung mga tinatambayan kong ibunan. So, doon ako marami rin nakuwang aral regarding sa breeding kay Sir Boy Ramones. Yan. Talagang pag wala akong pasok, pag nandoon siya sa bahay niya, nakikitambay talaga ako doon. Tapos, sige, Mading. Yan, mga pinagtatanungan ko noon, nung mga bago pa lang talaga tayo sa pag-aalaga at pag-breed ng ibon. So, along the way, no, talagang hindi po pwedeng nagsosolo ka lang sa pag-iibon eh. Along the way, may mga makikilala tayo na mga magiging kaibigan natin at makakatuwang din natin sa
mga linyada na magkakaroon ka sa ibunan mo. So, syempre, nandiyan na yan si 6A Biary, yan. So, sa kanya nang galing yung mga iba kong mga U-Wing, mga Opaline, yan. Talagang napakabait. Kaya maraming salamat sa'yo, si paring Alfred Gagikla ng 6A Biary. Yan, isa yan sa mga namamahagi ng kanya mga linyada para magkaroon din tayo sa ibunan natin. Siyempre, yan yan dyan, yung mga kaibigan natin, si paring Apir, Nikes Gibara, si paring Makoy, si Manya, si paring AJ Arulag, yan. Tapos, yun, marami. Wala talaga akong eksaktong direct na mentor, pero meron tayong mga napagtatanungan yan, yung mga nabanggit natin, sila yung mga napagtatanungan natin pagka wala tayong mga idea sa mga nangyayari sa ibunan natin. Pero mostly, experience, nahubog tayo na experience sa mga alaga natin kung paano sila i-manage. Yun yung nangyayari sa pag-iibon natin. Tapos yun, sir, baka meron naman po kayong mga message or payo sa mga aspiring na gustong pasukin itong larangan ng pag-iibon na pinasok po natin ngayon. So, it's your time po, sir. Yun, message para sa mundo ng pag-iibon na marot. Ayan, yun, sabi nga ng mga iba, no, na parang showbiz yung mundong ginagalawan natin kasi maraming kakaibang nangyayari. So, ang maipapayo ko lang sa mga aspiring na mag-iibon na gustong pasukin ito, una, sabi nga rin ng karamihan, na aralin natin kung paano mag-alaga, mga mutations, para maiwasan tayong maloko. Kasi medyo nakakalungkot isipin, may mga ibang mag-iibon na makabenta lang, alam niyo na, nangangarga. Yun, para maiwasan yun, syempre, humanap kayo ng groups na mga magiging magagabay sa inyo, na magiging kaibigan yun at mapagtatanungan sa mga panahong kayo ay naguguluhan or hindi nyo alam kung ano yung mga iba-ibang bagay pa. So, yun, alamin nyo. Tapos, ano pa ba? Syempre, kailangan passion. Passion talaga ang number one na meron ka dapat dito kasi may buhay yung inaalagaan natin. Tapos, hindi rin ganun basta-basta ang presyo nila, lalo kung papasukin mo yung mga high mutation. Tapos, along the way, sabi nga ng karamihan, no, ng mga mag-iibon na naririnig natin halos lahat, na yung income nandiyan talaga eh. Totoo yun, sinasabi nila, may pera talaga dito sa ibon. Pero iisipin mo kung saan ka balalagay, kung passion, hobby side, business side. Siyempre, kung business side, talagang mamumuhunan ka doon ka sa top agad kung gusto mong makahabol sa presyuhan. Kaya pera talaga ang kailangan mo dyan. Pero kung hobbies naman, hindi mo alintana kung anong mang mutation, basta masaya ka kung anong sa kulay, sa itsura, okay na yon. So yun lang, timbangin mo lang kung pag pinasok mo tong larangan na to, business, much more on business ka ba? Parang hobby with business or hobby na passion lang talaga. Timbangin mo yon kung sino sa dalawa ka doon. Pwede namang in between. Talagang meron kang low mutes, meron kang high mutes. Pwede naman yun. Baga talagang dapat lang isipin mo maigi at bigyan mo ng panahon at oras itong papasukin mo na to. Baga, itong pag-iibon, no? Ito ang isa, sa tingin ko, yung isa sa pinaka napakadali at hindi naman ganun kailang i-maintain na maigi na pag-aalaga as pet. Kasi nag-aalaga rin kami na aso. Napakaselan, napakaraming mga kailangang gawin, lalo kung magbibreed ka rin ng aso. Eto, hindi. Pakainin mo lang araw-araw. Basta may maayos na kulungan, may maayos na nest box, malinis na tubig. Ganun lang. Ganun kasimple. Kaya
isa tong pag-iibon sa talagang may re-recommend ko sa mga naghahanap ng mga hobby na gusto niyong pasukin. Talagang napakadali naman talagang i-maintain. Yan. Tapos yan, sir, baka meron po kayong mga gustong i-shout out or pasalamatan pa ng mga kaibigan nyo po sa larangan ng pag-iibon, yung mga nakasama nyo, maging kagrupo nyo. It's your time. Ayan, no, para sa mga isa-shoutout natin, ang mga kaibigan natin, syempre, number one na dyan, ang Team Kesa in Birds We Unite. Yan, sa mga kaibigan natin, ka-Kesa, maraming salamat po. At talagang sumusuporta tayo sa bawat isa sa atin na mag-iibon, pati sa iba pang groups, nakipag-collaborate po tayo. Yan, syempre, kay Sir G, GPB, kay Boss GP, salute. Kay Sir Jong ng JNJ Bulgnets, kay Sir Fernan Soleta, kay Sir Jack Topper, kay Sir Nikita Birds, kay Sir Daily Flight, kay Sir Chebas Kubos. Yan, maraming salamat po. Siyempre sa mga SBBA, yan, ng South Bird Breeders Association, mga kaibigan natin, kay Sir Don Sherlock, kay Sir Jay Baco, kay Sir Lino Cabinta, sa mga iba pa nating kaibigan dyan na hindi natin nababanggit. Basta alam nyo na yan kung sino kayo sa mga mag-iibon ng Las Piñas at Parañaque. Salute po sa inyo, tropang all in. Siyempre, ang Team Adam, yan, nandyan si Sir Dan De Leon, si Tukayo Basti Borja, si Sir Boston, yan, si Sir Mueller De La Cruz, si Sir Yancy Kasilag, si Sir Geisha Palmo, Sir Mick, maraming salamat po sa talagang pagsuporta niyo po sa akin. Kaya talagang napaka hirap mabuhay sa pag-iibon ng nagso-solo ka lang. Kailangan mo talaga ng connection yon. Sabi nga ng kaibigan natin na si Sir Benedict Maala, number one na dapat meron ka kapag pinasok mo tong pag-iibon ay connection. So yun, sino pa ba? Siyempre yan, yung mga ang Lomits TV family, yan, siyempre kay Sir Basi, maraming salamat po. At sa bumubuo ng community natin ng Lomits TV family, maraming salamat po kay Bin Sosa, kay Alex Villachua TV, kay Dan Pasky, kay Tinjas TV, kay marami pang iba, kay paring Christian, na X De La Cruz, paring AJ, paring McCoy, baka may makalimutan ako, nakakaya naman. So yun, marami pa, si paring Six Aviary, si paring PJ, JP, yan, lahat na. Shoutout po sa inyo. Sa mga hindi ko po nabanggit, alam nyo naman kung sino-sino kayo. Kaya saludo po ako sa inyong lahat, lalo na po sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. So yun, sir, maraming salamat po, Sir Basti. Yan, sa at napaunlakan niyo po kami na dumalaw at naipakita po sa aming channel ang inyong napaka-humble na ibonan. Napakagaganda po ng mga ibon dito. Simple pero rock. Tapos hindi ko na masasabing lumit, sir, yung mga alaga mo kasi meron ka na rin mga linyada. Tapos yun. So, syempre, bago matapos ang ating usapang ibon series, sir. Kaya kami po ang sa in behalf of Lomits TV, kami po ay nagpapasalamat at naimbitahan niyo po kami. At dahil po diyan, may maliit na regalo po sa inyo ang Lomits TV. So, pagdamutan niyo po, sir, ang aming regalo. Teka lang po, huhubarin ko lang, sir. Nagigil ka. Yan. Teka lang, sir, ha? And sir, ang Lomits TV shirt. So, maraming salamat po. So, yun. May t-shirt na ako. So, maraming salamat po, sir. At nabisit niyo po ako. Yan, napakaganda, guys. Maraming salamat. So, yun, mga kapatid, mga ka-Lomits. Yan, isa na namang IBR visit series ang inyong nasaksihan. So, samahan niyo po kami ulit sa mga susunod pa natin mga gala, mga IBR visit series. So, paano mga kapatid? Hanggang sa muli! Hanggang sa muling paglipad! Dito po si Basti, ang inyong lingkod. Maraming salamat po! And...